say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Okay na po yun. Ulitin ko na lang po yung sa 12, no? Sabi dyan, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita again. Maraming salamat sa buong araw. Kaninang umaga, Panginoon, kung sa pinagpala kami ng presensya, Lord, at pangaral ng aming pastor dito, I pray na kayo po ang manguna muli. At maraming salamat sa mga participation kanina, Panginoon, ang kasiyahan. Ngayon na po ay puspusin mo kami ng banal na Espiritu, Lord, especially ng lingkod, Panginoon, para makita namin ang aming team for today, aming anniversary. Ito po yung maging goal namin for the next year, or actually hanggang kami po ikunin nyo na. Dahil ito po yung napakagandang bagay na pinangako nyo. Ito po hindi something na i-despise namin or babaliwalain. Kayo po nangako na may rewards. At therefore, kayo naman ay patas. Hindi katulad ng iba dito, Lord, sa trabaho, sa gobyerno, at sa kung ano mang pa-contest, kung ano man yan. Pag kayo po nangako ng reward at magbibigay, ito po ay patas at napakaganda. So I pray na ito po yung aming ma-appreciate, Panginoon, at i-pursue din namin, Panginoon, ang yung rewards. Makita namin na in a way mahirap, in a way ito po ay possible. So i-pursue po namin to Lord, kaya malulati in Jesus name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Whew. Mainit ba talaga? Natanggal na ako ng jacket. So again, masaya po ako nakita namin kayo lahat, pati mga guests, no? At dahil, again, invited po kayo lagi dito. Pray natin sa alala. Alala ko lang parang gusto magbabaptize ng magkakapatid, pero yan natin, no? Hindi na maya ka. So, sa bawat isa dito, no? So nakita ko ulit yung iba. So naamoy na natin pagkain, kaya huwag kayong mag-complain, ha? Hindi. Matagalan na ako. Pero saglit lang po to. So, kanina binasa natin po itong Matthew 5. Nabanggit kanina Pastor Lito, of course. Yung Matthew 5, pinakamahaba po hanggang chapter 17 po. Tatama po yun, no? At kaya nga po sa lahala, ito rin po yung siniseries ko. Napakatagal namin. Naka 6 part kami. Kasi po ito ay malaman, okay? And bilisan lang po natin yung, may 3 points lang po ako para mabilis. Okay, so again, nakikita ko kayo dito, may mga baguhan, may nagbalik, may mga bago, may matagal na. Pero maganda sa programa ng Panginoon, magaling po siya eh. Ibig sabihin, kanina, ewan ko kung may naboring ba kanina. Bihira nga ating gawin ito, pero I'm sure meron. Itong mga bata, ang ingay na kanina, kasi siguro hindi align yung kape ko, hindi dumating. So, yung reward ko. So, minsan hindi na appreciate ng tao yung mga bagay na hindi nila abot, hindi nila maintindihan, kasi ganun yun eh. Kaya again, katulad ng maraming preaching natin, kung hindi kayo interesado, tanong yung sarili nyo bakit. Okay? Kasi programa ng Panginoon to eh. Sa church, kung hindi nyo appreciate yung church, bakit? Yun ang tanong. Kaya pwede ko pong gawin na mag-isip ako ng ang gimmick dito para masiyahan lang kayo, pero hindi dapat. Pag ako'y nag-iisip na, ano yung gusto ng mga kabataan? Ano yung gusto ng matanda? Ang gagawin ko, papakita, palabas. Pag ganun ang takbo ng isip ko, at ang programa natin, wala na tayo sa kalooban ng Diyos noon. Amen? Amen. Ginagawa lang natin, sinasakyan natin yan, kasi nga para sa mga bago, mga medyo may kasiyahan din naman, di ba? Pero ang pinakasiyahan talaga natin, lagi natin ginagawa, at walang pipilit sa atin, at walang magsasabi sa atin, aral po yan ang salita ng Diyos, and an application. Okay, maganda yung ano kanina umaga kasi nga sabi nga siya matagal yung kami din nagkukita ni Pasto, tapos yung mga sinabi niya, lahat yun nag-reflect ako. Kung ano yung iniisip niya, kung ano yung pahiwatig niya sa atin, at lalo sa akin, bilang isang pastor na rin, at ginagawa natin to. At di natin to gagawin isa, 2 taon, 5 taon. Matagal po to. At kahit ako yung mamatay na, ano yung iiwan ko? Dahil ang dami na pong churches na nawawala, nakokorap, yung iba patawa na lang actually. Ang daming church dyan na hindi church, panggulo lang. Para mawala sa focus yung mga tao, di maligtas yung mga tao. Kaya ngayon nagtatrabaho dyan, yung tunay na lingkod ng Diyos. At hindi madali, patagal lang patagal.
Kaya again, focus natin to ngayon. Isa tong focus natin ngayong hapon at kaninang umaga. Ganito po yan. Kahit sa mga kumpanya, kahit dito. Minsan pag nakikita ko medyo tinatamad kayo, minsan hindi lang pakulo eh, pero nag-isip ako paano nga kayo ma-inganyo na magkatawa ng memory verse. Ang ganda ng memory verse natin ngayon, wala ako sinabi at ang reward dyan, di ba? Pero meron dyan. Kung meron ng ganun naman yan eh. Lalo yung ang bibilis, di ba? Banggitin ko na lang yung mga magaling. Kanina umaga, syempre si Jamie tsaka si Jana, lagi naman yan. Tsaka si, ngayon kanina, Pamela, tsaka si DM. Amen. Ayaw pala ni DM eh. At kami rin next week, amen? Amen. Ang bira kay ba, Jude? Hindi yun. At gusto ko sabihin, so sana ganun po yung ating, ano, lalo na yun, makikita nyo rin pag may mga bago. Alam nyo, very volatile yung mga yan. Ibig sabihin, makakita lang yun, ayaw nila. Hindi sa akma sa expectation nila. Ngayon, yung mga magulang, salamat po. Andito si Ate Marivic, si Ate Kyopi. No? Magbabalik si Ana, saka si... nakalimutan ko ba? Hindi, si ano... Si Banang, no? May narinig ko kay Banang. Pinag-pray namin ikaw. Amen? Magkakapatid kayo. So, pero may paglalabang kayo. Buhay nyo yan eh. Bandang huli. Banggit nyo yung... Nakakita nyo yung kwento kanina ni Pastor. Di ba? Kinukwento ko rin niya. Alam nyo na anyway. Alam nyo, kinuwento niya. Nang galing sa kanya. Totoo po yun. At dung ako din, nung bagong member ako ganyan, parang minsan masyadong mata, masyadong lagpas sa utak ko minsan narinig ko eh. Naiintindihan ko kayo doon. Pero kaya nga gusto ko sana magstay kayo. Makita nyo katotohanan pala yung ginagawa dito. Doon lang ako tinablan minsan. Taon na ako sa church. Doon pa lang ako tinablan. Seryoso pala to. Yung iba sa atin dito, hindi seryoso eh. So sana nga, kaya nga sabi ko sa'yo, paglaban nyo. Ano ba ang gusto ng Diyos sa inyo? Ngayon, may hindi kayo maintindihan. Ipaglaban nyo at least yung attendance. At least huwag nyong isipin na kalokohan yung ginagawa natin dito. Pag may nagsabi doon, eh, church, 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 ganyan. Eh, iba sa inyo, ang daling madangay. Kasi pag nasanay kayo ng mga entertainment ng salibutan na palagang sumasabog, alam nyo yun, yung mga gimmick nila. May boom, may gagano, may ah! Pag dito di nyo makita, parang na-boring kayo. Kasi nga nasanay kayo doon, hindi dahil boring tayo. Amen? Amen. Yun yun. So anyway, introduction lang po yun. Oh. So ngayon, mabilis lang po, meron lang 3 points. Follow up lang to kanina, at saka yung mga nakaraan natin. Paano tayo maglilingkod sa Diyos? Actually, naisip ko lang po ito nung si Pastor nga ay naisip natin na invite natin. And then siya yung nag-unang nagtanong, anong team nyo? Anong tema nyo? Kasi ganun po yan, para may focus tayo every event. At ang naisip ko, both for us and for them actually. Which is hindi ko nabigay pala yung gusto ko ibigay, no? Yan ang sinasabi ko eh. May nakalimutan ako doon. But anyway. So para ma-inspire tayo sila din. Na andito tayo sa mundo, hindi tayo magsasayang ng oras. At lalo na sinasabi natin na tayo nag-aaral at tayo anak ng Diyos. Anong gagawin ng anak ng Diyos na nakakalam ng kalooban ng Diyos? Hindi yung basta-basta. Hindi yun yung, bahala na. Parang yung presentation nyo kanina. Hindi, okay lang. So kasi naman, hindi na tayo big dyan. Alam nyo naman yun. Pero maganda rin minsan pagandaan. Okay? Di ba? Magandang pakinggan. And then, hindi na kayo mahiya. Very, ano kayo, mapanoorin sa YouTube kung sakali. Di ba? So punta tayo dito, again, ang team lang natin, ang title pa ito parang kanina umaga rin, Great is Your Reward in Heaven. So hindi po ito basta reward lang na kanina, na parang mga batang ito, ito yung tira-tira ng Pasko, ito ang ballpen. Masaya ito, eh, man, di ako nag-ano, ha, kasi tulad dito, akin na ito, naiwan dito. So maganda yung ballpen na gagamit natin, eh, man. Ayan, akin na ito, ha. Ang reward sa langit, parang pinagtira-tiraan lang ba yan? No. Kaya ganito po yan. Ang gusto ko talagang summarize ko na lang sa ating ngayon. Kaya pag naglingkod tayo, hindi tira-tira, hindi bahala na. Amen? Amen. Parang kanina presentation, again, okay lang yan kasi nag-uumpisa kayo. Bigyan ko na rin kayong konting ano ha, para next presentation nyo, seryosohin nyo, gandahin nyo. Anong magandang ano ba yung pasang ba yung mga skate play presentation. So ako natutuwa na ako, mga pamilya nagkakasama at nagpractice siya before dito, di ba?
So, nakaka-bless po yan. Yung iba, yung mga entertainment nila, mga boring yun. Bakit? Anong alam yung entertainment ngayon? Sina Tito Vic and Joey, patawa, bastos pa. Nakakatawa ba yun? Ikaw, pag anak mo, gusto mo maging bastos dahil yun ang klase ng entertainment niyo sa bahay. Ako na-entertain ako pag nakita ko yung mga bata, later, kaya sa, pag lumaki ka sa church, ito yung di mo mawawagli sa isip mo eh. Kaya pag nagkwento ako ni Pastor, kamusta po si ganyan? Nakita ko yun sa church, nagtapat, bata pa, lumaki, at nagtapat yung iba hindi. Siyempre, may mga negative, sayang naman to. Diba? Parang sa inyo minsan, nanghihinayang ako. Yung iba sa inyo, hindi nagtatapat, masyado. Nakikita ko na kung saan kayo pupunta eh. Sana hindi. Sana hindi kayo pumunta sa ganung path. Napag-uusapan namin kayo 10 years from now, nasa na si ano, si ganyan. Si ganyan, ako, wala na yun. Parang pinag-uusapan namin kanina sa sasakyan. Kamusta si ganyan, si Vlad ganyan? Ito po, namundok na. Ewan ko, patay na ata. Hindi nagamit ng Diyos, negative yung kwento sa kanya. Kasi iba naman, meron ng kwento dun. Kawawa na yung anak nito kasi ito, tumatol sa ganyan. Hindi maganda. Gusto niyo ba ganun yung ending ng storya niyo ng buhay niyo? O katulad ni Pastor dito, may sakit na siya. Sabi niya, papatuloy pa rin siya, hindi siya tamad-tamad. May pera na po yung mabubuhay na yun. Pwede rin siya hindi pumunta-punta ng ganyan. Pero bakit naglilingkod siya? Alam niya, yung presensya niya dito, makakadagdag sa pananampalataya nating maliliit na churches. Amen. At may pinag-uusapan pa sila kanina, no? Medyo may good news doon na ewan. Ako hindi ako masyadong na ano doon. Pero posible po yun, blessing po yun, kung sakali. Pero hindi ako umasa doon dahil alam ko na, ang reward natin sa langit. Minsan yung mga ganyan, nagkakasira-sira din po yan eh. Hindi ko sinasabing ganun sila, kasi minsan kahit yung kwento ni Pastor kanina eh. May malaking pasulo sa Iloilo, nakaisyo, naputol yung support kasi hindi nagtapat, ninakaw yung pera. Pangit. Kaya kung may nag-iisip dito, magbabasa ka, maglilingkod kayo sa Diyos, ito pong tema natin ngayong hapon at umaga. Ang isipin nyo, hindi kayo mapapahiya. Amen. Ang Diyos ang magbibigay, sa langit yung pinaka-goal, doon i-distribute, maganda, walang unfair doon, walang komunista doon. Dahil galing sa Diyos, pinangako niya, at napakaganda ng reward na yun. Amen? Amen? So point number one, hindi ko na isa-isa yun to, inisa-isa na medyo ni Pastor dito kanina, no? Pero very familiar to eh. Mga ako, kaugalian na hindi madali, lalo sa libutan. Yung mga mayabang, ano pa, yung mga puro happy-happy, party-party, kabaligtaran nito eh. Pure in heart, so yun ang maganda, isa-isa yun lang na mabilis. Meek, humble, that mourn, poor in spirit, sabihin po, hindi mayabang. Yun na gugutom, no? Gutom na ako ngayon, pero okay lang. Pero sabi dito, yung magutom ka sa salita ng Diyos, sa katuwiran. Ang isang taong nauuhaw at nauugutom sa katuwiran ng Diyos, anong ginagawa? Lagi sa church, magbabasa pa mamaya yan, mag-pray ulit. Mag-pray na, Lord, i-fill mo pa ako ng Holy Spirit, ng knowledge. Para katulad nung nakita ko nagsalita, ba't kaya siya ginagalang? Bakit kaya binibigyan ng bigat ng tao yung sinasabi niya? Hindi katulad ko, dapat tinanong, hindi nga ako pinapansin eh. Kasi baka walang bigat yung sinasabi mo eh. Pang sarili lang. No, pag nanood ka ng TV, oh, dahil nanonood kayo, Tito Vic and Joey, mga naloko na yun eh. Parang, ano, alam niyo, witch? Nahook, na spell. Ang galing talaga, oh. Paulit-ulit lang ginagawa ng mga yun eh. Pinagpakapirahan lang yung tao na malungkot at walang patawa sa kanila. Sige, manood ako ng Tibulaga. Ah, saya ko na. Bukas ulit. Kasi malungkot na naman ang mamaya eh. Hindi tayo ganun eh. So, kung nauuhaw kayo, kitang-kita ko yan, andito kayo, iba lalo, nagtatanong. Ang ganda no, pag nagtatanong, ang bilis ng sagot sa inyo. So, yan, yung mahiya kayo magtanong, sige, attend, at least, attend, pray, basa, attend. Yung kanina, ang ganda, memory verse. Sabi doon, ikaw ay pupunuin, bubusugin, at syempre, dapat merciful ka rin, pure in heart, peacemaker, napaga. So, point number one po natin ngayong hapon, title po natin ganun ulit, The Great is Your Reward in Heaven. So ano yung magbibigay sa atin po ng rewards at magandang rewards sa langit at kahit sa lupa eh. Pag umaapaw yan sa langit, sigurado na yon. Alam ng Diyos ang dapat sa'yo. Amen? Amen. Ngayon sa lupa, pwedeng dayain yan eh.
Hindi ka magnakaw. Ay, galing siguro nun. Matalino siguro kasi. Ang dami niyang, ano. Minsan hindi. Minsan oo din. Matami yan din sa lupa. Yung matalino, masipag. Madalas ay hindi. Hindi pwedeng wala yan. Kasi, nagagamit siya. And then, magitiwala yung tao sa kanya. Hindi na pwedeng libre. Again, hindi tayo komunista. So, may blessing. Kaya number one natin, paano itagpapalain ng Panginoon? Point number one, having good attitude. Yun ang banggit natin kanina. Ano yung tamang attitude? Meron ka bilang tatay, worker, kabataan, ano man yan. Paano pagpapalain ng Diyos, bigyan ka ng reward? Maayos yung attitude mo. Ganun kasimple. Kahit po sa mga hindi na intindihan ng sa mga nagtatrabaho. Yun ba, ginagawa po? Ba't ang tagal ko na dito, di ba ako na-promote, ganyan, ganyan. Kahit magaling ako, ganyan, matalino, graduate ako ng ganyan. Pero yung isa doon, di na-promote, pinagkatiwalaan bakit? Attitude lang. Pag napagkatiwalaan ka, hindi ka nagnanakaw, hindi ka gagawa ng masama, hindi ka basta mag-resign ng iwanan mo yung iba sa ere. Eh yung mga napagkatiwalaan, tandaan nyo po yan, proper attitude. Nakikita yan ng tao. Minsan hindi niya na yan kukumpyutin. Ano bang ano? Ginawa nito, isa, dalawa, naalala ko na yon. Itong taong to, nung kailangan ko siya, napagkatiwalaan. Maayos ang attitude nito, hindi to isirain ang kumpanya natin. Pagpapalain niya ng Panginoon. Amen. Ganun din sa ministry. Ganyan po sa ministry. Sa ministry, minsan, ang usapan lagi, support eh. Kasi tama naman yun, kasi kailangan niya yun eh. Yung isang kapatid natin, parang ganun naman yung problema. Pag-pray natin, tayo, lahat naman tayo, kailangan yan. Pero sino ang bibigyan namin? Yun ang tanong eh. Kunwari dito na lang, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, kunwari lang. Mayroon tayong 4 na would-be missionary. Kunwari, ganun. So, ang tanong niya, ganito eh. Magkano support nito, 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 sino isesend ko? Kaya minsan yung mga missionary, nagtatalo-talo, hindi mo malaman eh. Eh, pare-pareho ginagawa. Bakit kaya? Minsan, ganun. Nag-uunahan, nagpapapogian. Akala nila ganun mag-bless ang Panginoon. Hindi pala. Amen. So number one, ayusin mo attitude mo. Alamin mo sa salita ng Diyos ka rin tamang attitude. Na magkaroon ka at ang, malinaw dito eh. Mayroon lahat ng mga pangako na agad eh. Katulad dito, blessed are they, they're persecuted for righteousness sake. For their kingdom is in, for theirs is the kingdom of heaven. So hindi mahirap. Pag ginawa mo to, ito yung reward mo. Pag ginawa mo to, ito yung reward mo. So, ayusin mo yung attitude mo. Basic na lang kasi may mga bata rin tayo dito. Mga bata na yung mga basic na kailangan nyo malaman. Makinig. Huwag makulit. Andito ka na din lang, makinig ka na. Pag nakinig ka, i-retain mo. Maging seryoso ka. Ako, saan nasara ko dito? Pag nakikita ko iba dito, tatawa-tawa. Ito hindi na... Anong pinag-uusapan ito? Nag-cellphone pa. Anong kala mo dito sa akin? Mukha ba akong ano? Sino ba nung papatawa dyan? Mukhang ba akong titibig yung Joey dito? At nakikinig ka lang dyan for how many minutes? And then, nandito lang ako para kung ano man. Hindi na nagpapatawa dito. Asan na asap yan? Pinaipigilan ko. Iniintindi ko kayo. Dahil lalo mga bata. Mga bata yan eh. Yan, sample, di ba? So, seryosohin natin yung tamang attitude. Pag nakita mo sa Bible, ito yung tama mong gawin. Gawin mo. Pag ito yung example na hindi dapat gawin, huwag mong gawin. Ganun ka simple. At mayroon kang reward sa langit. Amen? Amen? At minsan sa lupa rin. Madalas actually. Dahil gusto ng Panginoon, nakikita ng tao paano tayo sumunod sa Panginoon, mangarap tayo ng reward sa langit, eh paano malaman yun? Wala kang illustration man lang. Dito pa lang sa lupa, dito pinagpapala ka na. Amen? So again, di perfect din sa lupa, pero may idea tayo. Point number two. Number one, having good attitudes, pagpapalain ka. May rewards dyan. Number two, ito po yung dito yung text natin eh. Pakibasa nyo po ha, bago nagkakape. Ready, go! Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Okay, so ito po yung, again, point number one, maganda lang attitude mo. Okay ka na eh. Pero itong second and third point, ito po yung hindi, sabi natin, hindi alam ng ibang tao, no? Ng mga hindi Kristiyano.
Kasi particular to sa mga Kristiyano, mga likod ng Diyos, mga anak ng Diyos. Ano sabi dyan? Ikaw ay pinagpala pag ikaw ay kinagalitan o kinamuhian ng mga tao. Sandali. Bakit ganun? Parang baliktad. And persecuted, pag pinag-persecute, ikaw ay inuusig. Ginagawa mo sila ng tama, gagawa ka ng mali. Ganadong-ganado pa yan. Kasi alam niyo, pag Kristiyano ka, hindi naman ikaw yung gaganti ng masama talaga. Pagpaplanuhan mo natin. Kristiyano nga, alam nila yun eh. Kaya gagana pa yan. At lalo sa all manner of evil, nagpakatapat-tapat ka, hindi ka naninira, ikaw yung sisiraan. Sabi dito, rejoice and be exceeding glad. Ito po kasi yung discuss ko na ba sa mga ibang preaching namin. Ang sakit po sa puso nito, kaya bihira po yung gumagawa nito ng naisipan niya lang. Ay, magpa-persecute nga ako, magtapat nga ako. Kahit alam ko, ako yung uusigin. Hindi may isip yan. Kasi ang sakit sa loob niyan. Diba? Minsan, okay nang tadyakan ka kung may ginawa ka talagang mali. Tatawa-tawa ka pa kayo. Ay, tinadyakan na kasi. Pero pag ginawa mo tama, paano yun? Tapos saka ginawa sa'yo yung hindi dapat gawin sa'yo. Or for example, nagtapat ka sa trabaho, napagbintangan kang gumawa ng mali. Ang sakit! Diba? Ayaw mo na umulit, yung iba dyan, nahisira ulo eh. Or equivalent. Ano pa? Yan, sa mga ganito sa love life, diba? Minahal kita! Tapos iniwan mo ako. Ilang beses mo maririnig sa mga kanta kasi masakit yun. Alam mo, injustice yun. Lalo na paglingkod ka ng Diyos. Kasi ibig sabihin yung tinatrabaho mo bilang lingkod ng Diyos, hindi yung pangkaraniwan, hindi naman ginagawa yan ng kung sino-sino lang. Malalim na conviction at matrabaho yan. Patulad nung nausap ko kanina kahapon, nausolvi namin doon, talagang tuwan-tuwa siya kasi sabi, basta mabira, inaaral mo pala siya para nang sabihin sa akin, oo. At na-realize niya kasi, ang dami kasi nag-aano sa kanya eh. Ang daming na, eh matalinong bata. Ba't di nila alam yan? Ay, sabi ko, inalam namin muna. At nabanggit ko pa nga, ang bilis ng utak ng bata. At nabanggit ko lang na mabilis. Sabi, kahit kami mga Baptist, minsan pinatalo na kami, ganyan. Para lang makuha yung exactong message, para pag diniliver sa tao ngayon, malinaw. Maligtas at that moment. Again, kung karapat-dapat siya, nung moment na yun. Sabi niya, appreciate niya, salamat, Pastor, ganyan. Bakit? Kasi mahirap, pero kung lingkod ka ng Diyos, alamin mo, aral, tiyaga, paulit-ulit ka ma-persecute, pero gagawin mo pa rin yun. Bakit? Ito sinasabi dito eh. Masakit man yun, pero pag ito nangyari sa'yo, exactly ganito, maayos ka, ginagawa mo sila ng buti, saka ka pa, aakusahan. Ang sabi ng Panginoon, parang napaka-unfair, no? Pero salamat sa Panginoon, sabi niya, may pangako siya, pag ginawa sa'yo yan, great is your reward. Baliktad, bababaliktad lahat siya. Ano, hindi, paano gagantihan yun? Pinagsinungaling yun, paano mo gagantihan yun? Hindi, wala, wala kang magagawa dun eh. Pero, alam ng Diyos yun. Kaya ngayon, pinapangako niya, okay, sige. Hindi ka marirewardan ng ibang tao, pero ako magre-reward sa'yo. Amen? Sino magaya na? Point number two, paano ka magkaroon ng rewards? Number one, having good attitudes. At pangalawa, enduring persecution. Ngayon, yung iba sa atin, di pa naiintindihan yan kasi siguro dahil yan, mga bantay ka ng magulang mo na hindi ka nakakaranas ng persecution kasi hindi ka pa naman gumagawa ng isang bagay na nakakasakit sa iba at magagalit sila sa'yo kasi nasa bahay ka lang at puro ka lang saya, di ba? Hindi mo maranasan pa yan eh. Kaya ito, hindi applicable to sa lahat. Hindi applicable sa marami Kristiyano. Ngayon, naiintindihan ko, nag-aaral po. Nag-aaral pa lang kayo, sige lang, aralin nyo lang. Pero kahit nga minsan, nag-aaral pa lang kayo, persecution na, di ba? Pupunta ka pa lang sa church, aasarin ka na. Hindi ka pa nga kapag-umpisa eh. Pero kung hindi mo matagalan yun, kung di nga makapasa sa ganyong persecution, yun po, ito ni Pastor Karina, di ba? Ganun yun eh, kasi sila nga, wala eh, pinapasok siya kasi nahirap sila, sobrang hirap nila nun. Eh, naisipan na nanay niya, o sige, si yung pinsan mong ganyan, eh, hindi na kita yung suportahan, sige, doon ka na lang. Para kang sinipa sa pamilya, kasi wala eh. Eh, chinagaan niya yun. At ang ibang tao, pag nakitira ka sa ibang tao, tandaan niyo, mga bata especially, ha? Hindi yan madali, kasi, ano, hindi ka nila kaano-ano eh, di ba? Pinsan, hindi yan masyadong, ano,
At lalo yung ibang tao na, alam mo na, hindi naman mga maka-Diyos. Diba? So, lalaitin ka niya, katulad ng ginawa kay Pastor Yo, pinalaya siya. Sunod-sunod pa yon. May persecution siya ng hapon, hindi lang siya nakauwi. Layas. So, anong gagawin mo? So, ito yung number two. Alalahanin mo, okay, na wala ang ginawa masama, naglingkod ka pa sa Diyos, niloko ka pa. Eh, great is your reward in heaven naman. Paano yan? Sapat na ba sa inyo yun? Amen. Dapat! Diba, hindi ka pa nakikita ngayon eh. Eh, pangako ng Diyos yan eh. Kung ligtas ka nga, naniniwala kang ligtas ka, nanampalataya ka lang eh. At anytime mamatay ka, kasi dahil pangako ng Diyos yun, dahil anak ka niya, sigurado langit ako. Eh, yung reward, ganun din. Pag ginawa mo yung dapat mong gawin, sigurado agad yun, may reward ka. Amen? Amen. Amen. So, ito po yung, again ah, yung iba, di pa naiintindihan ito, pero yung mga special, doon na kayo sa period ng buhay Kristiyano nyo na napapersecute na kayo, alalahan nyo lagi ito. Kaya tuloy lang kayo, tuloy lang. Amen? Amen. Eh di, nasara ko eh. Welcome to the club. Amen? Normal yun. Pag di ka napapersecute, parang may problema sa'yo. Or andun ka pa lang sa umbisa. Number one, having good attitude. Pagpapalain ka, may rewards ka. Number two, endure persecution. Katulad ng Panginoon, ng mga lingkod ng Diyos, lahat po yan. Kaya sabi ni Peter, lahat naman tayo na persecuted, lahat ng magkakapatid, yung kapatid, mga Kristiyano. Kaya ang encouragement niya sa 1 Peter, dahil sabi niya, normal lang yan. Amen? Amen. Amen. So number three, tapusin na natin. Kaninang umaga, so piniset ko yung ating report no, kay Pastor kasi do alam naman niya lahat ng ano natin naka-public po 'yan. Hindi lahat pero karamihan. Okay, alam po 'yan kung sino may magtanong sa sino ba 'yang Discerning World Baptist Church niya San Mateo, anong pinaggagawa niyan? Andun lahat sa Facebook, sa YouTube, sa Rumble, andun lahat 'yon. Pwede ka rin magtanong. So, ano yung obvious na bagay na dapat natin gawin at pag ginawa natin, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Especially rewards at especially sa langit. Kasi kahit yung mga churches niya, kaya po iba, ang dami false teacher, alam niyo bakit? May nakita silang pattern sa church na pag ginawa lang nila, kahit hindi sila totoo, may pagpapala sila, pera. Pag inaral niyo po yan, kaya pag tinignan, bakit ang daming false teacher? Bakit? Itong mga to, alam naman din na iniwala sa Diyos to, pero kunwari na iniwala, bakit kaya? May profit silang nakita. At totoo naman, at salamat sa Diyos, kasi tapat ang Diyos, pag sinabi niyang gawin mo to, magsipag ka, mangyayari ito. So, ginawa nila, may mga bagay sa Bible at sa kalooban ng Diyos na ginaya nila, pero hindi lahat. At, anong nangyari doon sa result? Well, in a way, pinagpala sila, pero in a way, hindi. So, kaya ang gusto kong sabihin ngayon, ano yung obvious na dapat natin gawin? Ano ba main na gawain ng church, ng mga anak ng Diyos? Kasi alam natin, ang buhay na to ay temporary lang. Kaya kahit anong gawin mo dito, kung mag-iisip ka dyan na yumaman, makilala, sumikat, ano ba? Basically, lahat ng ano, tingnan mo sino pinakasikat ngayon sa salibutan, ano yung pinapersu nila, yun na yun. Maganda yun, hanggang dito lang sa mundo yun. Pero beyond that, bagsak. So ano yung mga gawain ng anak ng Diyos at isang tagalangit na dapat natin gawin na gusto, malapit sa Diyos, malapit sa puso ng Diyos, na yun ang gusto niyang gawin mo, dun niya gusto natin na gugulin ang ating oras, lakas, at lahat ng resources, kung ano man yan, talino, talent, pera. Saan kaya yun? Kung lahat dito mawawala lang, lahat ng bagay sa mundo mawawala, masisira, mapapalitan, saan tayo dapat nag-google ang ano ngayon, ang ating lahat ng bagay, resources? Pag tinignan mo dito, sa, tama po, no? Yung mga bagay na hindi nawawala, sabi dito, you are the light of the world, a city that is set in a hill, cannot be. So na, hindi ko, maganda dito kanina umaga, medyo natakil na, di ba? Ibig sabihin, ikaw yung ilaw
Ibig sabihin nun, gusto ng Diyos nang makilala siya ng lahat ng tao. Obviously, iba ayaw. Kasi still, yung iba makakilala. Diba? So, tayo ngayon yung mag-iilaw. Kung ikaw yung unang naligtas at nakakilala sa Panginoon, natutuluan, ikaw naman, dahil natuluan ka, tuluan mo din yung iba. Masolid mo, maligtas din yung iba. Okay? At hindi lang yun. Sabi niya, hayaan mong magliwanag ka pa para makita nila ang inyong mabuting gawa. At pag nakita nila yung tunay na magandang gawa, hindi yung plastic, yung kunwari lang, kaya okay lang sa akin yung mga presentation nyo. Kasi nakikita ko, andito pa lang kayo, okay lang yun. Natutuwa na ako the fact na kayo yung nagpa-participate at masaya kayo sa church. Pero later kasi hindi na, kayo, kahit kayo mismo, hindi na kayo makontento ng ganun lang, di ba? Gusto nyo maayos, introduction pa lang, blessing na. Amen? Amen. Kaya ngayon, kung ganun sa presentation, ganun din sa pinaka-importanting bagay. At sinabi nyo na kanina, ano yun? Soul winning, or number three, being witnesses. Being witnesses of the Lord. Amen? Amen. Ang Panginoon nasa langit na ginawa niya na yung dapat niyang gawin. Pero yung part naman natin dapat natin gawin. Kasi ang style niya is, andun na siya ngayon eh. Paano yan? Tumutulong pa rin siya dito, pero panahon na sa atin na tayo naman yung mag-witness sa iba. Ginawa niya na sa earth, tinuruan na tayo, yung mga nauna sa atin, at tinuruan din tayo sa atin. Ang gagawin na natin? Gawin na natin! Yun lang yun. Maging witness. Ibig sabihin, yung natanggap natin pananampalataya, sabihin natin sa ibang tao. Now, naintindihan ko, again, kaya ang laki ng reward dito kasi hindi naman ito nagagawa ng isang linggo lang, isang taon lang eh. Iipunin mo po yung knowledge, yung lakas ng loob. Pag hindi malakas ang loob mo, baka may kulang pa. Baka may hindi ka talaga alam, okay lang. Alamin mo yun, dapat mong malaman. Amen? Lumapit ka, matuto ka sa kaya ng gawin yun. Kasi na-train na siya, natuto siya at ginagawa niya na. Amen. Party po yun ang buhay niyo, pag-aaral niyo ngayon. Kaya nga, nabanggit ko rin kanina umaga, nung dito kami umaga, party ng ating ginagawa talaga, bakit tinuturoan natin yung mga bata mag-soul win din? Kasi kaya ko naman gawin yan eh. Pero mas madami maliligtas pag marami soul winner na totoo. Amen? Amen. Yun yung, kaya tsinatsaga po natin yan. So meron tayong programa, soul winning every week, twice a week. Ano pa? Turuan din natin yung iba. Kaya may mga seminar tayo, iba, wala nang ganyan. Yung iba, puro gano'n, nasobran sila ng gano'ng presentation. Talagang galing na, wala ka nang masabi. Okay? Maniwala kayo na maging party ng blessing din. Kasi nung ako yung nasa choir, talagang puro salita ng Diyos. Okay naman eh. Kasi sobran eh. Sobran na yung oras na ginugugol. And then, anong return nun? Anong pakinabang ng kumanta sa choir? Na-bless yung nakinig. Okay, salamat. And then what? Ma-inspire sila siguro mag-soul win next year. Ay, kailangan pa nung so, konting inspiration pa. Ay, kinig ulit ito. So, hindi ganun kaganda, hindi ganun kabilis, hindi ganun ka-effective. So, lahat ng ginagawa natin, kahit minsan hindi conventional sa mga Baptist ngayon, ginagawa na, inaalam natin from the Word of God, and then gagawin natin kahit tayo na lang yung gumagawa nun. Amen? Amen. At salamat sa Diyos, hindi naman tayo lang. Amen? Amen. So, tapos na po. So, again, para tayo magkakaroon reward sa sinong gusto ng reward dito? Amen. Lahat tayo dapat. Kasi lalo na, nabanggit ko na sa panalangin, ang Diyos na nangako niyan. Kunwari ako, nangako ako lahat ng nag-memory verse. Merong house and lot. Una, mag-iisip ka. Totoo kaya yun? Pangalawa, deserve ko ba yun? Gusto ko ba yun? Eh, pag ang Diyos na nagsabi. Amen. Isabihin nun, walang dayaan. At hindi na niya bibigay kung hindi ka deserving. Amen? Yan ang maganda sa Diyos. Pag siya nangako ngayon, pwede mong panghawakan yun. Pwede mong panghawakan yun. Ibig sabihin, pwede mong, kaya ako naglilingkod sa Diyos para sa reward. Ayun, karnal ka naman. Kung karnal na reward, oo. Amen? Amen. Gusto ko magpasto kasi nakita ko magpasto, mayaman. Ang kitid ng ano mo, hindi mo nalaman yung iba, hindi. Sabi sa Hebrews 11, ang daming lingkod ng Diyos, hindi nga nila nakuha yung reward sa lupa eh. Ay, kung di mo alam yung patay ka. So ngayon, sige, salamat mo, may gusto magpastor dito. Alamin mo muna. At sabi rin dun sa Luka tayo, sabi niya, kailangan handa ka rin mamatay at pag namatay ka, mag-uusbong naman yan. Okay? Punta natin yun. Hindi ka abisado, sorry.
Kaya sabi dito sa except daw, sa John pala, sorry. Pakibasa niya, ready, go. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much. So may mga ganyang ano, scenario, no? Kung gusto mong magbunga, sa particular na example dito, kasi may tinuturo dito eh, minsan kailangan mo daw mamatay. Malaglag, mamatay, pero magbunga after that. So magandang illustration pa nga, gusto mo basta nangarap ka na mataas, sige. Pero siguraduhin mong you're willing to pay also. Ibig sabihin yung mga kailangan, inirequire naman ng Diyos sa'yo, bayaran mo. Amen? Amen. Maghirap ka muna. Nasa laba ako. So yun, tapos na po tayo. Again, ang salamat sa Panginoon, nangako siya ng rewards, binigyan tayo ng clue paano ma-attain yun, at napakasaya nun. Dahil pag ikaw nasa, nabanggit na ng pastor kanina, sa millennium, diba, nabanggit din pala dito, yung mga rewards, saan ba yun? nasa na yan? Yung rulers, thou shall be rulers. Ba, nasa na yan? Ay, yung inherit the earth. Yan, di ba? Sabi kanina. So, sa millennium po kasi, pag dumating ng Panginoon at maghahari na siya dito, wala na pong injustice doon. Ibig sabihin, ang ruler no, ng Panginoon na walang corruption. Okay? Binabanggit yung Pastor Karina, wala dito yung pera nabanggit sa ibang number 5. So, nabanggit sa ibang place naman, yung nabanggit kanina ng Pastor, yung pag nagtanim ka, ikaw aani sigurado. Ano yung sabihin niya doon? Kasi nga, sa millennium, walang magnanakaw. Kung meron man, nahuhuli agad. At pag nahuli agad, di na maglalakas ang loob yun. Dito ngayon, mga magnanako, mga politiko natin, mga magaling, professional. Tawag yan, mga professional beggar, kahit mga pastor daw, mga professional beggar minsan. Galing magsalita, bandang huli, okay. Pay up. Ganun po yan, nakaka-asar ngayon sa mundo natin ngayon. Pero later sa millennium, tayo yung maghahari. Amen? Lalo kung tapat ka ngayon, yung iba, isang city, yung iba, lima, yung iba, sampo. Eh, pastor, yung ako naman yan eh, kasi hindi mo pa alam nga eh. Iba sa atin, alam nyo, kaya ayaw nyo na reward, hindi nyo naitindihan. May kilala akong ganun na sabi niya, ako, yung akong maging manager kasi ang binyang hirap, tapos hindi ako maganyan. Eh, kung alam mo malaki sweldo nun, magbabago utak mo. Again, na ano lang tayo, kanal muna, illustration lang. Amen? Magbabago kahit pa busy ka eh. Kung malaki naman yung rewards din, di ba? May magagawa ka rin sa oras mo. Mahirap ako kung mahirap, pero merong equivalent na reward yun. So, okay yun. Amen? Amen. So, sinong gusto ng reward? Amen. Ikaw, Chelsea, gusto ng reward? Ikaw, Pame? Ikaw, Desiree? Ikaw, DM? Ikaw, Stephen? Ikaw, Eze. Ikaw, Christian. Ang hina na yung menu. Kaya di tayo matatapos. Hindi nyo pa nakuha eh. Ganito yan. Sige, naitindihan ako kayo. Ganito yan. Ulitin ko ha. Nabanggit ko na kanina. O sige, meron tayong skit dito. May reward dyan. Palakpakan. Kasi pa mag-iisip ka, mag-practice ako. Tapos mapahiya ako dito. Ano na, sila na yan. Ha? Eh paano kung ibahin natin? O yung sasama dito at pag magandang skit, meron kayong house and lot. Ano mga artista, di ba? Nakita yung mga artista? Arti-arti lang kasi hindi rin madali yun. Pag nagkwento sa inyo yan, pag, oh iyak ka, iyak. Ang hirap. Hindi ganyan, ganyan. Dapat hindi ka kaka-convincing eh. Dapat talagang iyak. Umiyak na nga ako, hindi convincing. Ulitin mo. Hindi rin madali yan. Pero pag magaling ka dyan, ano? Eh, pambihira yung mga yan. Alam nyo ba kung kinikita niya mga yan? Again, illustration lang sa lupa muna, ha? Eh, pambihira, malulula ka. Kaya mga nakarnal din yung mga yan, eh. Hindi sila makabitaw doon.
Nakita niyo ba yung mga natatanda na ganun pa rin yung ano, artista pa rin? Malay niyo ba di sila makabitaw dyan? Wala, ano na sila eh. Dependent na sila sa mga direktor na bakla. Kahit pasabing ganun yun. Sige, sige lang. Anong gagawin ko ngayon, ha? O bakla ka naman sa next na program. Okay lang yan. Yun yung masama doon. Pero still, yung sasabihin, sa ngayon, tinatapatan sila ng reward ng mga kung sinong nagpapatakbo sa kanila. Amen? Yun yung masaklap doon kasi mga bakla yung mga producer na yan, may hindi magandang intention yan. Minsan may magandang intention, minsan hindi. So, yeah, maintindihan mo ngayon sa Amerika doon, nagwe-welga daw yung mga artista. Kaya tawa lang tayo, bahala kayo dyan. Pero in a way, totoo yun kasi, nag-aaway-away din yan eh, kung magkano sweldo, ganyan-ganyan. At yun yan, mga loko-loko pa yung iba. At, yan. So ngayon, nakakawalang gana, di ba? Kung ang boss mo, mga baklang direkto, kung ano man yan. Tapos papagawa sa'yo, tapos minsan, ang balita ko dyan, pag hindi ka nakonsoladahan, kunwari, gusto kang, alam mo na, mga bakla yan eh. Gusto kang pagawa sa'yo na ayaw mo, titirahin ka nyan, hindi ka nabibigyan ng project. Alam nyo ba yun? So, eh, bakit, baguhin natin. Bakit hindi mo na lang i-google yung buhay mo, yung talent mo sa Panginoon? Kasi siya pag nag-reward, tama. Hindi ka rin niya bibigyan ng hindi mo kaya. Parang kanina ngayon, in-encourage lang kayo ni Mamean eh. Kasi nga masaya din naman yan, ma-develop din naman kayo, hindi kayo maging masyado mahihain. Tayo-tayo lang, mahiya ka pa. Eh, mapanood lang sa YouTube, sabi mo, may nanonood yan, tayo-tayo lang din. Tatawanan ka lang nila. Pagtanda mo, wala na sa iyo yan eh. At least, na-develop yung iyo mo. Si Kuya Jun, oh, arunong palang umarte. May hugot ba, de? Eh, maganda yan, maganda po kahit paano. Lalo na pag ginawa mo nga yun para ma-encourage yung mga kapatid and their positive. Amen? Amen! Medyo lumalakas na. So maglilikod na ba kayo sa Diyos? Gusto niyo ng reward? Amen! Anong reward? Sa langit. Sa langit. Okay, hindi langit ah. Hindi reward ang langit. Regalo yun. At lahat ng anak ng Diyos sa langit. Pero reward sa langit. Ibig sabihin, marami siya pinako. Iba nga, di sinabi. Sabi nga ni Paul, hindi, wala pang nakakita niya. Basta maganda. Yung iba, yung sa millennium, yung paghahari ni Jesus dito sa mundo, yung nabanggit, pwede kang maging ruler. Gusto yung maging ruler? Di ba siya nakakasal pag tayo sunod talang tayo ng sunod sa mga lokolo? Oh, gawin mo yan. Oh, sige po. Mali yung ginawa mo. Ano, sabi mo ito. Kasi pag inuutosan ka ng either hindi marunong or loko-loko, ganyan, or di ba, nakakasar yun eh. Eh paano? Tapos minsan lalo pag mas magaling ka talaga, di ba, nakakasar. Kaya intindihin nyo, minsan tayo gusto rin natin maging ruler. At pag pinangako ng Diyos yan, matutupad yan. At kaya nga ngayon pala, magtapat ka na kasi hindi naman bibigay sa'yo ng di mo deserve, di mo kaya something. Amen? Amen. So gusto nyo ng reward? Amen. Sino ang gusto ng reward? Amen! Taas ang kamay. Di ba? Niyayang di makataas ng kamay eh. Ay, inuto mo kami, pastor eh. Tinitingnan ko yung level of ano nyo. Ngayon, ganito. Kung gusto mo ng reward, pwede ba? Magtapat ka sa Panginoon? At least magbasa ka ng Bible. Magpray ka. Umaten ka. Hindi ako atin. Alam ko na yan eh. Di mayabang karma. Kaya sabi ko, ngayon pa nga lang, kaya nga sabi ko kanina sa inyo eh. Natutuwa ako pag nakita ko si Pastor live na nag-preach. Kasi natututo pa ako, yung tanda ako na. Kayo pa mamagasabi na hindi kayo natututo. Mamaya, babasa na naman ako. Kasi gusto ko pa rin matuto. Sana ganun tayo, lalo mga bata. Eh Pastor, nag-reverse nga ako, di ba? Sabi mo nga, very good eh. Memory, isang chapter lang yun. Hindi mo nga sinabing naitindihan mo yun eh. Mali pa nga yung right, ano? Risen ba yun? Risen. Ah, okay lang yun, pero at least. Di ba? Pronunciation lang yun eh. Pero still, ang dami pa natin kailangan matutunan. Amen? Amen. Dami, sobra. Kaya pwede ba, gusto mo na reward? Magtapat ka. Yung kaya mong gawin ngayon. Yun lang, hindi ka hinahanapan ng Diyos na kahit sa pagbibigay. Di ba? Kanina may nagbigay, natuwa ako eh. Maliit na halaga lang, pero natuwa ako. Ibig sabihin, naiintindihan ng taong yun.
alam niya kailangan dito, at kahit ang Diyos ina-expect minsan yon na magbigay ka man lang. Dahil may pangangailangan tayo dito, at nakakatulong po yan kahit maliit na bagay. At again, ganun ka rin. Pag nagbibigay ka, natitraining ka, natututo kang magbigay sa Diyos ulit, or nagbalik nga lang, hindi nga bigay yan. At kailangan, sa Diyos naman galing lahat, ano ba naman yung magbigay ka sa gawain ng Diyos? Amen? At ano may gusto ko sabihin? Gusto yun ang reward? Anong reward? Yan. Alamin nyo lahat. At yung kaya mo lang, ibigay mo na attendance, pabili kayo niyan. Amen? Sino dito kayang, hindi kayang umaten? Dahil sobrang busy ko, pastor, di mo naintindihan, pastor. Ang araw, ginagawa kong gabi, at ang gabi, ginagawa kong araw. Yung mga ganun eh, sabi ni pastor eh. Ayabang daw. Nakakalimutan yung pastor. Sige, ganun dati, nag-aano rin si pastor eh, sabi ba naman. Ano sabi nun? Tulog pa ang Diyos! Gising na ako! Nagkatrabaho na ako! Yabang! Tulog ang Diyos! Tinutulog ang Diyos! Pero minsan ganyan tayo, di ba? Parang yung kanina skit, di ba? Saka na! Kasi alam na alam nila na experience natin yun eh. Panalangin pa tayo, gastos tayo, puntahan natin sila. Tas, busy ako. Ganun din sa pag-atid. 5 taon pa lang po tayo, pero yung tenga ko po, parang mababasag na sa ganun mga excuse eh. Basta, busy ako, basta eh. Namaintindihan mo kasi nga baguhan, amen? Kaya kasi nasabi ko na ngayon, in-invite ka sa church. Basta, busy. At least, pause ka muna. Anong isa yung busy? 24 hours? Hindi ka pwede mag-allocate man lang. Basta, pag hindi ako pumasok ng isang araw, sabi natin, 500, mawawala sa akin. Hindi ba kayang ibalik ng Panginoon yun, o tapatan yun, o bigay pa ng mas malaki? Di ba? Kaya nga po yan, pag natutunan ko magbigay, ang laki na mawala siya, 10% agad eh. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos, wala yan. Yung iba lang sa libutan, again, sa libutan muna tayo ha. Yung iba kaya napopromote kasi talagang masipag din. Kaya bakit siya, kung nadoble yung sahod mo? Nangyayari ba yon? Hindi lang. Nag-umpisa akong sweldo ko lang, hindi makakabuhay ng ano. Kahit sarili ko, hindi ko makabuhay eh. Sobrang liit. Ganun talaga. Kaya nagtapat ka, natuto ka, naging in demand ka kasi magaling kang worker. Madodoble, triple, hanggang pangyap, hindi ko na kailangan ng pera, bakit meron pa? Pwedeng gawin ng Diyos yan sa inyo. Amen? Amen. Yung iba, lalo yung iba, yung mga Kristiyano businessman. Yung iba sabi niya, tuloy ng tuloy ang na, kita. Ang Diyos ang nagpapalago sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Again, sa lupa pa lang yan. Eh, paano sa langit? Na kung saan, walang limitasyon doon. At ang buhay natin sa langit, forever yun eh. Ano nga ibigay sa akin ng Diyos? Marami. Mahina imagination mo kung lilimitahan mo ang Diyos. Amen? Amen. Kaya ulit ha, back to basics tayo, kaya mo umatin? Pwede ba maaga? Pwede ba magbasa-basa ka rin? Pwede ba magdamit ka rin na maayos? Ayoko na basta, okay na naka-short kasi nagising ako ganito na. Oh, church daw. At least nag-church, okay. Pero next time, nakita mo yung iba, ulang na lang. Di ba? Ito, nasakta na yung leeg ko dito. Pero alam ko, magandang tingnan kasi. Amen? Amen. Magbihis ka man lang, maligo, ano pa. Ngumiti. Yung iba andito nga, andito na nga ako eh. Yung ngiti, bigay mo rin sa iba. Amen. Mahirap ngumiti. Yung problema mo, salubungin mo. Ibig sabihin, isang tabi mo, at labanan mo. Kasi pag nagtitiwala ka sa Diyos, okay, may problema ako, pero mas ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Amen? Amen. Namin ako na problemahin yan. Kailangan ng kapatid ngayon, makita ko, magtitiwala sa Diyos, hindi yung sambalo ang mukha ko. Kasi yung problema ko, sobra-sobra. At hindi ko maano. Amen? Amen. Alam mo, si Tyson, nagbabago na yung ano, kasi kanina, nakasimakot ngayon. Ha? Ganun lang ang salita ng Diyos eh. Amen? Sorry ha. Akin lang yan. Akin lang. So, amen? Gusto yung reward? Amen! Magtrabaho kayo. Amen? Amen! Magtapa tayo. Magtsaga tayo. Ayusin natin yung attitude natin. Ano isang point? Nakalimutan agad.
Kung sakali, nakikita mo palang sa ano, persecute ako dyan, pastor, lahat tayo nanggaling sa ganyan. Amen? Amen. Huwag mong, wala pa nga eh. Sigurado, persecute ako, wala pa nga. So, kaya enjoy mo yung, kung sakali ka dyan ka na, enjoy mo lang. Sige lang. And then, maging witness ka sa Panginoon dahil mahal ng Diyos ang kaluluwa. Pag ginawa mo yung gusto niya, anong gagawin niya sa'yo? Rewards talaga yan. Kahit sa, yan nga, sa mga boss. Kaya iba naman, nasobrahan naman. Di ba? Alam niyo ba dyan eh. Pag nasa magandang, sa mga anong, malaking corporation ka, may boss ka, di ba? Yung iba dyan, sobra namang sip-sip. Nasobra. Kasi alam niya eh. May tama rin. Pag na-please ang boss mo, meron kang reward, promotion, kung ano man yan. Problema ng tao, ganyan eh. Minsan unfair, minsan di naman niya kaya ibigay yung mga kailangan mo rin. Eh, saan ka magtatapat ngayon? Sa Diyos ka na magtapat. Amen? Amen. So, yun lang po. Sana tayo ay pinagpala ngayong buong araw. Again, samahan niyo po kami. Welcome kayo dito. Maraming churches dyan, pero maganda matanim ka kasi kung saan ka naitanim. Ibig sabihin, dyan ka lumago according sa Psalms 1, di ba? Prinsipyo sa Bible na kung saan ka tinanim, dyan ka naligtas, wala naman dahilan, para lumipat ka ba, ba't ka lilipat? Naligtas ka dyan ka rin, parang halaman, dyan ka tumubo, dyan ka, masusubo ka rin dyan, pero tuloy lang. Amen? Amen. So yun, so salamat sa Panginoon. Let's pray, Lord, maraming salamat sa aming anniversary again for 5 years. Nakita namin ang atapatan nyo, even ako personally, Panginoon, na ang daming bagay hindi ko nalalaman. May nagsimula dito, Panginoon, dahil kayo tapat, nakita namin yung pangyarihan, Panginoon, sa aking personal life and then sa church din, kung paano pinagpala ang church na to, Lord. I pray na ganun din po kami as we have 6, 7 years, 8, 10, kung ano man niya, kung hanggang kailan mo kami gustong, maglingkod sa inyo. Palain yung bawat isa, turuan nyo po, samahan nyo kami sa aming ginagawang paglilingkod sa inyo, kayong gusto namin i-please. But Lord, namin na kami may kahinaan, therefore, kailangan po namin yung gabay at tulong, Panginoon, support. I pray kayo pong ibigay sa amin again ang rewards din po, Lord, na kahit sa lupa. And then, tiwala kami na sa langit, Panginoon, ay kayo po ay just, kayo po ay tapat, at kayo po ay nasa inyo lahat ng resources, kayo po ay Diyos na gumawa ng lahat. And therefore, kayo po ay mayaman, kayo po ay merciful din, at kayo po ay magbibigay sa amin ng aming pangailangan, at even more, Panginoon, di lang pangailangan, mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa amin. So, kayo po malalati, Panginoon. Mapuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.